Okay, pwede palang pa natin, Mr. Joey! Grabe, punong-puno tayo. Dahil ba maulan sa labas? Wala lang kayong puntahan. Anyway guys, gusto ko lang po munang matanong, sino po ang first time po akong makikita? Woo! So, first time ako. Pag saan kayo? Bakit ngayon lang ako nakita? Anyway guys, ganito na lang po siguro. Pag-usapan namin, it's more on paano kayo pwedeng kumita ng malaki? Ano ang normal na mangyayari sa inyo pag nag-networking kayo? And, lalong-lalo na, ano yung pwede na mangyari sa inyo in the future? Ngayon guys, first of all, gusto ko muna makilala nyo ang personally. Okay lang po ba? Yes! Mag-ingin pala dito. Pamalis na doon ko. Okay. Anyway, number one, graduate po ako ng computer engineer. Nag-aral po ako ng computer engineer kasi nung high school ako, pangarap ko maging hacker. Gusto ko pong maging hacker, pangarap ko habang napapanood ko sa mga pelikula. And doon ko nalaman na hindi naman pala tinuturo sa school ang pagiging hacker. Ang tinuro lang sa akin, ang gulo nga sa school namin kasi tinuruan ako mag-compute ng bridge. Bridge, alam niyo yung bridge? Anong bridge Tagalog? Tulay. Ano yung bigat ng tulay ngayon? Sabi ko, ba't kaya kami tinuturoan nun? Eh, computer engineer nga. Eh, wala naman bridge sa loob ng computer. Diba? Kaya, nung na-realize ko na wala talaga doon, tinuloy-tuloy ko na lang hanggang grinabit ko na lang kasi sayang ng baon. Kumbaga sabi ko, sayang ang binibigay na baon sa akin. Eh, ang ginawa ko naman that time, hindi din ako masyadong nag-aaral. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, yung ayaw mo, pagawa mo sa iba. Oo, since ayaw ko mag-aaral, kinaibigan ko yung masisipag mag-aaral. O, kaya habang nag-aaral sila, tinitingnan ko yung mga sagot nila pag nag-e-exam, kaya nakapasa sila, nakapasa din ako. Okay? Akala ko dati, kasalanan yon. Kasi ang tawag doon is cheating. But actually, nagbabago po ang phrase, nagbabago ang paniniwala, depende kung nasaan kang sitwasyon. Always remember, ang buhay ng isang tao, parang po siyang blank wall. Parang ito, whiteboard blanco. Bahala kayo kung anong gusto nyong isulat. Kung anong isusulat nyo, yun ang magiging katotohanan. Okay, parang ganito kasimple. Madami pong madadaanan dito na baka po magbabago po ng mga paniniwala nyo sa buhay. Again, ang advice ko lang po sa inyo, kung tingin nyo mga katulog sa inyo para gumanda ang buhay nyo, di go on. Pero kung tingin nyo nasasagasaan ko po yung mga prinsipyo nyo sa buhay, then balikan mo lang kung anong paniniwala ang gusto mo. Okay, now, para saan? Balikan mo lang po yung word na yan. Now, sa school, the moment na ngungopya ka sa mga classmate mo, tawag ng cheating. At ang cheating, masama siya sa loob ng school. Pero the moment you go outside the school, ang tawag ko sa cheating is cooperation. Bakit cooperation? Mahina ka sa cooperation. Mahina ka sa math, nangungopya ka sa classmate mo sa math, that is cheating. Magtayo ka ng isang negosyo, mahina ka sa math, mag-hire ka ng accountant, that is cooperation. Kung mapapansin mo, it's the same. But ang pagkakaiba lang sa school, kasi tinuturo pa lang sa atin, the power of singleness. Paano ka maging magaling by your own? Pero actually, kung if you want to become successful in life, hindi ka mag-ibig sa sarili mong lakas. Kasi ang sarili mong lakas, napapagod ka. Limited din ang oras mo, you only have 24 hours per day. Kaya dapat matuto ka ng tinatawag na mag-cooperate or paano ka magkakaroon ng leverage. Yun ang tinuturo ngayon sa networking. Now, pwede ko bang pa-silent mode ng phone? Parang nakatuloy-tuloy kasi. Okay lang po, medyo nakaka-distract. Now, balik tayo. Lahat tayo guys, kung ano man ang paniniwala nyo, it's tama. Sa mundong to, may tama at may mali. Nagdidepende at ang tama at mali kung saan ka lumaki. Kung sino ang paniniwala. Parang sa Muslim. Ang Muslim pwede mag-asawa ng kahit ilan. Sabi, outmost na isa apat. Ang Katoliko, bawal mag-asawa ng dalawa. Pareho sila tama. Kasi pag Muslim ka, pwede ka mag-asawa ng marami. Pero pag Katoliko ka, mag-asawa ka ng marami, mali na siya. Pag nasa Japan po kayo, ang ngipin po doon, sadya-sadyang sinusungki-sungki. Kasi ang babae doon, pag sungki-sungki ang ngipin, ibig sabihin maganda sila. Oo, sa atin naman, yung sungki-sungki ngipin, binibrace. Kasi kailangan pantay-pantay. Ganon ka-irony ang life. Kumbaga, mapapansin mo, ang paniniwala, kada country magkakaiba. Alam niyo po ba sa Africa? Halimbawa, Afrikano ako. Pag pumunta ko ng Pilipinas, pwede ako mang babae. Kasi since yung asawa ko nasa Africa, yung biological need ko, hindi kayang ibigay ng asawa ko ngayon. Ngayon, pwede ako mamabae ng iba, pero pag uwi ko ng Africa, kami pa rin ang asawa ko. Kaya nga sabi nung downline ko, Aplen, kailan kaya magiging ganyan ang paniniwala sa Pilipinas? Okay. Now,
Anyway, balik po tayo dito. Kaya ako ito na-open up sa inyo guys. Kasi gusto nyo yumaman, I'm sure. Tama po ba? Yes! Kaya kayo nandito, kaya kayo umaten ng MD, especially sa akin. Kasi I know you're very inspired na ano kayo ginawa ni Apply, paano siya yumaman, paano ganito. Pero i-detail ko ng konti, since sobrang naman pong lakas ng ulan, bahong-bahan na po sa baba, kabaan na lang natin yung NDO ko. Okay lang po ba yun? Yes! Kumain na ba kayo? Yes! Aba, yung may mga first timer, sabi, ano, ang haba-aba. Huwag po kayong, huwag po kayong malungkot kung mahaba po ako magsalita. Kasi isa lang po masisiguro ko. Lahat po nang sasabihin ko, makakatulong po yan ng sobra sa inyo. Actually po, nag-post po kanina ng nakahubad po katawan ko. Kasi galing po akong gym, nag-post po ako. Alos madali ko na po ma-hit yung gusto ko magkaroon ng abs, magkaroon po ng may goal po kasi ako lima ko within this year. Kaya nga, nakakalagit na alam po kung maghahabol po ako. Ang goal ko within this year, actually, matutong kumanta, matutong sumayaw. Hindi ako marunong kasi nga, hindi ko naman talaga pinag-aralan. Naalala ko nung bata ko, I really hate music. May mga jeep po kami, yung jeep namin, pag meron ang stereo sa jeep, pinapatanggal ko. Kasi inis na inis ako sa music. Yung ate ko one time, araw-araw yung kumakanta. Isang beses yung karaoke namin, nanakaw, tuwang-tuwa ako. Hindi na makakanta yung ate ko. Okay, but anyway, basta ang goal ko para magkaroon kayo ng idea, yung mga goal ko ngayon, magkaroon ng abs, medyo ano na, halos konting-konti nila, abs, kanta, sayaw, matuto mag-French, at matuto mag-Spanish. Yun po yung goal ko for this year, na magawa ko po siya. Now, ngayon, ang formula po sa success, pare-pareho. As in, pare-pareho. Paano ka maging successful sa love life? Paano gumanda ang katawan mo? Paano ka yumaman? Pare-pareho. Ngayon, explain ko po sa inyo ng konti. Normally, dinidiscuss ko lang po ito sa mga personal group ko. Eh, medyo maganda yung gising ko ngayon. Mahaba po yung tulog ko. Kaya dinidiscuss ko po sa inyo. Kasi normally, pag ganito marami, iba po dinidiscuss ko rin. Normally, pag mga selected na person, depende din kasi kung ano yung gusto kong mangyari sa kanila, kung ano din ang goal nila. Kaya ngayon, idadaan ko lang po para ma-open up kayo na kahit ano palang sitwasyon nyo, pwedeng baguhin. Okay, now, pinakadulo, goal natin lahat, kumita ng pera. Para kumita ka ng pera, kailangan maging magaling. Okay? Paano ka magiging magaling sa isang bagay? Dapat, naka-erasing ko, para maging magaling sa isang bagay, dapat lagi mo siyang? Kaya kung lagi kang nagrarason, magiging magaling kang? Kung lagi mo tinatakbuhan yung utang mo, magiging magaling kang? Ganun lang kasimple yan. Okay? Now, paano ka mag-spend ng time sa isang bagay? Bakit mo kailangan gawin ng isang bagay? Napaulit-ulit. Kasi, nag-i-enjoy ka. That is just the formula. Now, simulan natin kahit ang skills. Okay? Dito tayo, dulo. Start tayo. Pili ka, bro, saan mo gusto mong maging magaling? Yumaman, sumayaw, mababae, manlalaki, di ba kaya saan? Skills lahat yon. Saan mo gusto maging magaling? Sa pagyaman. Okay. Maging specific ka muna, napaka-broad kasi ng pagyaman. Specific na skill. Maging magaling mag-talk. Okay. Ganun lang, simple. Ang gusto niya, maging magaling mag-talk. Anong dapat niya ngayong gagawin? Dapat, nag-i-enjoy ka pag halita dito, papasilitan kita ng mga magkwento ka lang bakit ka nag-join sa AIM Global. O, picture mo tayo. Morning po. Ligaya pa ko sa kanila ng habang kamukha po tayo. Pangalan po.
and global. Hindi ka natutuloy. Katulad sa kanya, magiging reaction niya dalawa. Pwede maging reaction niya, grabe, yayaman ako kasi pinagsalita ako niya upline. Pwede pangalawa, grabe, nakakaya yung nangyari sa akin, hindi ako nakapagsalita. It is your choice kung ano ang gusto mong magiging reaction. Then after you're enjoying, wala kang pakialam, basta pag ginagawa mo siya, yun ang nagiging masaya ka. Ang isang sugarol, pasugalin mo mag-umaga, hindi yan napapagod. Yeah. Ang isang gamers, maglaro ng maglaro mag-umaga, hindi yan napapagod. Pasugalin mo ang hindi sugarol, isang balasa palang, pagod na. Naiintindihan nyo? Now, if you keep on doing yung isang craft na gusto mo, automatic, you will be good. Kaya lang naman siya pinabakan kasi hindi naman yung lagi nagsasalita dito. Paaraw-arawin mo yung magsalita dito, wala pa yung mga isang linggo, sa susunod, namumulit na yun sa inyo. Now, if you're already good on what you're doing, that's the time na babayaran kayo. Isip tayo, anong skill gusto mo, bro? Anong skill? Kung sa kanya mag-talk, ikaw? Ha? Mag-lead ng grupo, skill muna. Masama dumay, maaari. Mababae. Mababae, sumatawa ka. Kinakakalan ko yun. Lalaki daw! Lalaki, kahigang marunan nun. O, ikaw din ang skill. Ano gusto mo? Mag-basketball. Okay, now. Dulo, start. Ang gusto niya, maging magaling? Basketball. Anong una niya kailangan gawin? Enjoy lang siya. Manonood siya ng NBA, nakita niya mga nagdadakdak. Paglaro niya, parang din siya magdadakdak kahit hindi niya kamog. Gagayaan niyo yung mga moves. Tapos, pag nagbabasketball, siya doon siya masaya. Maghahanap siya ngayon ng mga kaibigan niya, pareho din hilig. May mga lugar na sila pupuntahan kung saan sila maganda maglaro, anong magandang ganito. Manonood na siya ng mga basketball na habang nanonood siya, masaya siya. Then after spending time ng paulit-ulit, anong mangyayari? Mag-a-adjust na yung perspective ng katawan mo. Yung body figure ng katawan mo, nag-a-adjust siya kasi kung lagi kang nag-dribble, nag-a-adjust na siya nasasanay. Ang isang bagay na madalas mong gawin, nagiging mabilis ka. Then after nagiging magaling siya, anong sunod? That's the time na pwede siya yumaman, lalo kung maging professional basketball player siya. And lastly, pagluto. Gusto mo matutong gumaling magluto? Ano kailangan mo lang gawin? Luto ka lang! Gagayahin mo bigla pag lang, ay! Saan ba ng lasa? Ano kaya nagawin ko? Uy, kumari, paano ka pa magluto ng ganyan? Ah, sige, ganito kayo. Kahit mali-mali yung luto mo, kinikilig-kilig ka pa habang mali-mali yung ginagawa mo. Pagbasag mo ng itlog, basa! Di ba? Ay! Pero masaya ka eh! Wala kang pakialam kung mali-mali eh, kasi doon ka masaya. Now, pag masaya-masaya ka, lagi mo siyang ginagawa. Everyday, yan ang magpapagising sa'yo. Yan ang magpapakulo ng katawan mo na, bukas kaya ano kayo lulutuin ko? Ano kaya gagawin ko? Then after paulit-ulit, that's the time na nagkakaroon ka ng sister. May mga lugar ka na kung saan ka bibili ng baboy, bibili ng isda. May system ka na sa kusina mo, nandito yung asin, nandito yung asukal, nandito yung ganito. Kaya mo nang mag-chop-chop habang nagluluto. Anong oras? Mga 20 minutes pa to. Sige, chop-chop muna ako. Sige, linis muna ako. Nagkakaroon na ng system. Then after, saan ka? Networking. Itong lahat, kaya kayo nandito. Dulo, kailangan nila muna mag-enjoy. Dapat pag nandito ka, masaya ka. Yes! Hindi pupunta ka dito, grabe si Apple, hindi una naman, nakakailan hindi una ako. UPP na naman, UPP na naman. Dapat masaya ka, basta tungkol sa networking, kahit ano, nare-reject ka, anong dapat? Yes! Nagugutom ka, ano dapat? Yes! Nai-Indian ka palagi, ano dapat? Yes! Walang-wala ka ng pera, ano dapat? Yes! Tumutuloy-tuloy ka, magkakaroon ka ng mga technique.
Kung dating lagi kang nagugutom, baka sa susunod nagbabaon ka na. Ako may technique ako, pag sinasabayan ko yung prospect ko, nakaupo din dyan, hindi pareho kami gutom. Kaya nagkaroon ako ng technique, pag nakaupo ko ng prospect ko dyan, magsisimula ng OPP, maya-maya, paparin ko phone ko. Pagka rin, pare, madali lang ha, tatawagan lang kita. Baba ako. Pag baba ko, kakain ako sa 7-11, mag-iisa. Tapos tabihan ko ulit siya. Pagkatabi ko, di siya, minsan pagpatapos, nagutom-gutom na siya. Pare, okay lang yan, pareho naman tayo nagugutom. Mali ba niyang kumain ako sa baba? Eh, sabi ko, ako yung nagtutok, ako may kausap, ako magugutom. Diskarte! Kung kulang ang budget mo, magbaon ka! Diskarte! Ang nagiging problema kasi sa atin, mas nagpo-focus tayo sa kakareklamo, kesa mag-isip ng diskarte! Guys, if you want to adapt a new skill, okay, new skill, lahat ng skills, magaling kang mababae, skill shot. Magaling kang mangutang ng pera, skill shot. Magaling kang magtago sa mga inuutangan mo, skills din yan. Lahat ng skills. Nasanay ka ng paulit-ulit mo yung ginagawa. Pansin mo yung may mga utang. Pag paulit-ulit ka ng nangungutang, ang bagsak mo ng mga rason mo, may emosyon na. Nung una, nagrarason, wala kasi akong pera. Pagtagal, iba na ang impact sa, alam mo kasi wala akong pera. Iwan pa. Iba, may emosyon ka na. Kasi matagal na matagal ka nang ginagawa yon. Now, if you want to learn a new habit, regardless kung ano man yun, pare-pareho ang formula. Okay, number one, pag gusto mo mag-adapt, kasi kung anong ugali nyo ngayon, it is your skills. Pinamana yan sa'yo ng magulang mo, ng mga pelikulang pinapanood mo, ng mga music na pinapanood mo, ng mga pagkain na kinakain mo. Alam mo ba na ultimo ang food, may sarili siyang decision making? Kaya ka medyo mataba, ang hilig mo sa sugar. Ang sugar, maya't-maya, para kang nagugutom. Ang lagi mong sasabihin, gutom ka. Ikaw naman, kain ka. Nung tumaba ka, bumaba ang self-esteem mo. Ang baba ng self-esteem mo, bili ka na yun ang bili lang kung ano-ano, kasi iyo, pag bumibili ka, nagiging masaya ka. Bilisan niya ng ganyan, we don't need to eat 5 times per day. Tingnan mo katawan mo, pag medyo mga chubby-chubby ka na, ibig sabihin, sobra-sobra ang kinakain mo, may sisting kailangan ng katawan mo. Now, okay mo ba kayo? Yes! Nag-warm up pa lang ako. Okay. Now, if you want to learn a new habit, you need to force yourself na gawin yan. Kailangan, sa Tagalog, kailangan mong pilitin. Okay, now, nung goal ko, nang decision ako, kasi yung mga binabagsak ko sa inyo guys, actually, ginagawa ko muna. Pinagpa-practicean ko sarili ko, then after ko pag-practicean, pag-effective, saan ako binabagsak. Now, nung gusto ko nang bumalik sa pag-gym, ang ginawa kong technique, ginawa ko siyang sobrang dali. Paano naging sobrang dali? Ang goal ko, makarating sa gym. Yun na ang goal ko, makarating. Kasi pag iniisip mo lahat ng gagawin mo sa gym, sa sobrang nakakatamad, hindi ka na pupunta. Kaya ang goal ko, makarating. Ngayon, nag-gym ako sa pinakamalapit. Dito ako sa may Holiday Inn. Isang tawid lang sa akin. Now, anong ginawa ko? Pupunta ko ng gym. Pagpunta ko, excited ako. Bakit? Madali yung gagawin ko eh. Punta ko doon. Pagkadating ko, alis na ako. Kasi ang goal ko naman makarating. Di excited ako lagi. Sabi mo, gym ulit ako. Karating ng picture ako. Alis ako. May masaya ako. Tama. Pag paulit-ulit mo nang ginagawang isang bagay, nagiging habit siya. Okay. Sino sa inyo ang nai-stress pa magsintas? Sino sa inyo pag nagtitindot ng ilaw sa bahay, nai-stress pa? Hindi na. Bakit? Kasi paulit-ulit mo nang ginawa. Babae, kaya mag-makeup ng babae habang naglalakad. Diba, nung dati nag-uumpisa ka, kaya mo bang gawin yan? Hindi, kasi nagmamali-mali, pero nung tumagal, ang galing-galing mo. Tama, ganun din ang lalaki, pagdadrive. Nung umpisa, hirap na hirap ka eh. Diba, umpisa, nasaan ka yung manibela, nasaan yung cambio, nasaan yung... Diba, nung tumagal, kaya mo na mag-text habang nagdadrive? Mas malala pa nga sa ibang lalaki, nagtitext na nagdadrive ka, gumagalong-galong ka. O, diba? Now, kasi matagal mo nang ginagawa, kaya nagiging magaling ka. Okay, now, the moment you're first in yourself, automatic nagiging habit siya. Pag ang isang bagay nagiging habit, na i-reprogram na siya sa subconscious mo. Once na na-reprogram siya sa subconscious mo, that's the time na nagiging effortless siya.
Kaya kung mga bago pala po kayo sa networking, kailangan nyo pilitin muna ang sarili nyo mag-OBP, mag-NDO, kumarap sa tao, kumausap dito, mag-talk dito. Kung gusto mo talaga mag-talk dito, kung wala kang access, halimbawa, hindi kay SBR's Bureau, wala kang apply na pwede kang mapa-apply, agahan mo! Pumunta ka na habang wala pang tao, dito mayo ka dito, mapicture ka na. Kung salita ka ng konti, good mornings, baba ka na uli. Diba, importante dun, gusto mo. Yun ang naging problema sa atin kasi, akala natin enough na yung nag-aral tayo ng kolehiyo para tayo gumanda buhay natin. Akala natin enough na yung, no, ang buhay, it is a non-stop learning, depende kung anong gusto mo. Second na naging problema natin, perket magaling ka na sa field mo, nung lumipat ka ng ibang field, gusto mo, magaling ka na rin agad. You will start from the scratch. Isipin mo ako nung nag-gym, pumunta. Ang goal ko, pumunta mo na ng gym. Ngayon, nagkaroon ako ng instructor. Yung instructor ang minomotivate ko. Sabi ko, pagpagurin mo ako ha, huwag kang maya sa akin, pagalitan mo pag matigas ang ulo ko. Pinasasabihan ko siya kasi siya ang mentor ko. Iba yung networking, iba yung pagbubuhan. Ngayon, naging normal na sa akin na pag-gym ako ng 3 to 4 times per week. Hinahanap-hanap na siya ng katawan ko. Pag hindi ako nag-gym, dun medyo malungkot ako. Ganon din ang pag-networking. Pag kaya mong ginising ng isang araw at matulog ng gabing yon, nang wala ka man lang kausap, may mali pa po sa nangyayari sa'yo. Kaya dapat pilitin mo muna ang sarili mo na lagi kang merong schedule hanggang mapilitan kang maging habit, hanggang sa susunod magiging effortless. Wala yan pinagkaiba. Pilitin mo muna ang sarili mong kumita ng 20 mil. Mahirap yan, yes. Sabi nga nila, your first million, pinakamahirap kitain, pero yung second, yung third, yung fourth, your fifth, madali. Pilitin mo kumita ka muna. Kung hindi ka pa kumikita, then ulit-ulitin mo, pagdating ng oras, normal na sa'yo na kumikita ka ng 20,000 per month. Ang buhay, hindi po siya komplikado. It's the same. Kahit ano pang gawin niyo sa mundo, pare-pareho ang formula. Kaya, maghanap ka ng mentor at sumunod ka. Parang ako, naging kahapon may meeting ako. Sabi ko, being a mentor and being a mentee. Kung ikaw ang mentee ko, wala kang karapatan magtanong ang trabaho mo, sumunod. Ang nangyayari sa atin, baliktad. Ikaw na yung mini-mentor at ikaw na yung tinuturuan, ikaw pa reklamo ng reklamo. Kaya hindi nagiging tama. Kasi isipin mo ako yung mentor ko sa gym, ako pa nagbabayad sa kanya, magkano per session ko, nasa 1,000 na ang bayad ko. O iba pa yung bayad ko sa gym. Kasi gusto ko lang matuto, tapos kung i-imagine mo, nakakatawa nga, binabayaran ko siya para utusan ako. Buhat ka nito, ubuhatin mo yan. Di ba, ang kulit. Hindi ko alam yan, nagbayad ako para utusan ako. Mas masarap ay yung kargador, habang nagbubuhat, binabayaran. Ako habang nagbubuhat, ako yung nagbabayad. Okay now, para at least maintindihan nyo guys, then ang pag-shift ng skills, it will take months and years. Kung may mga nagsasabi po sa inyo na pwede kang yumaman, may mga training ka na attendan, sasabihin sa'yo, after attending training, gayaman ka, hindi po totoo yan. Kasi it will take years for you to become good sa isang bagay. And pag naging good ka sa hakbalang babayaran, parang singing tayo pag kumakanta. Alam niyo po ba si Bamboo nung kumanta sa atin, sa loob ng siguro maglilimang song, almost 1 million ang binayad sa kanya. Di ba ang kulit tayo pag kumakanta, naghuhulog pa tayo ng 5 piso. Di ba? Ganun talaga ang buhay kasi he's good on his craft. Kaya kung ikaw in-expect mo na yayaman ka, hindi ka marunong mag-OPP, hindi ka marunong product name mo, hindi ka marunong mag-talk dito, kasi iniisip mo yumaman ka, malabo po yun. It will never happen. Kaya kailangan maging magaling sa ibang mong field na yan. Okay, game na tayo? Yes! Okay. Now, this is NDO, this is new distributor orientation. Actually, nung nag-networking ako, ulitin ko, nung nag-networking ako, ang pinakagusto ko lang dati, kwento. Wala akong pakialam sa kotse, wala akong pakialam sa pera, ang pinakagusto ko lang, kwento. Bakit? Kasi imine-memorize ko yung kwento para pag magiinuman na kami, yun ang ikakwento ko. Doon lang ako masaya, kwento! Nung tumagal, naging masaya lang ako ng mga may kilala na ako mayayaman. Sabi ko, grabe, mga milyonaryo yan, grabe, pinasakay ako sa kotse, doon pa lang masaya na ako. Now, meron nga ako one time, nagpa-Manila ako. Sabi sa akin nung apply, bro, ko, apply, bakit po? May lighter ka ba dyan? Ko, wala apply ni. Okay, alis na ako. Pag-uwi ko ng Bicol, balik na balik sa mga apply. Yung mga downline ko, pare, grabe! Si apply ganito, kinausap ako! O, kinausap nga naman.
naman talaga ako, tinanungan niya ako, meron ako? Ganun po ako kabaliw. Sobra po ako nag-i-enjoy nung nag-networking ako. Bumiyaking malayo, nag-i-enjoy. Sa kung kahit ordinary pa sa sinasakyan namin, nag-i-enjoy. Gutom, nag-i-enjoy. Alam niyo po ba, eto, fourth floor. Fourth floor ng building na to, yung sa mga lalaki, CR ng lalaki, yung inuugasan ng map. Di ba yung pagpasok niyo dito sa may side ng CR? Naligo kami doon. Oo, kasi hindi, wala kami pang hotel. Galing kami in Bicol, may training. Pagdating dito, gusto namin maligo. Doon kami naligo. May lababo naman. Ay, kuha kami ng mineral water. Yung mineral water, kinuchilyo na lang sa gitna. Para yun ang ginawang tabo. Ganun, masaya lang kami. Guys, di ba sabi sa Bible, you need to become born again. Ang pinaka-isang ibig sabihin nun, maging bata ka ulit. Kasi ang isang bata, lagi lang masaya. Di ba naalala mo, gustong-gusto natin itong matulog sa labas ng bahay? O ngayon, nag-networking ka, kung lagi nasa labas natutulog, o di parang ka lang naglalaro. You don't need to be so serious about life. Walang lumalabas itong buhay. Tama po ba? Yes! Kaya enjoyin mo. Pag nag-i-enjoy ka, magtutuloy-tuloy ka, ang happiness is all about perspective. Naghiwalay kayo ng karelasyon mo, isipin mo na lang, tapos na yung kontrata mo, doon move forward ka na. Okay, now, guys, ang nangyayari sa atin lahat, it's all about programming. Kaya ako nasabi kanina, maraming Pilipinang po mabababa ang self-esteem kasi ganun tayo napalaki. Ang foreigner, ang bata, pag nadapa, stand up, stand up, stand up, you can do it. Ganun po ginagawa. Pilipino po, pag nadapa, ikaw na bata ka, ang kulit-kulit mo! Ayaw, pinalo pa! Kaya ang programming, bumababa. Kaya ang programming natin, mababa ang self-esteem. Pag sinabihin kang gwapo mo, ang gwapo mo lang kadalasan, hindi nga. Yaman mo, hindi. Mali. Pag sinabihin kang gwapo mo, anong sagot? Thank you. Ang ganda mo, thank you. Mayaman ka, dapat lang. Tanggapin mo. Kasi ang programming natin masyadong negative. Pag iiwalay niya magkaibigan, uy, ingat ka. Bakit ka lagi mag-iingat? Lagi ba yung mangyayaring masama sa'yo? Diba, naalala mo yung sugat ng bata ka, kaiingat mo, lalong natatamaan. Kasi where attention goes, the energy goes. Kung anong pagtutuunan mong pansin, yun at yun talaga ang mangyayari. Yan, be careful kung anong lagi niyong binabanggit, anong lagi mong iniisip, kasi mangyayari po talaga. Ganun ka-powerful ang thought natin. Okay, now, ang dreams natin, kadalasan dito tayo iikot. Gusto natin gumita ng maraming pera, gusto natin magkaroon ng kotse, at gusto natin siya magkaroon ng happy family at bahay. Now, ito yung point ko, guys. Itong lahat ng time travel, alam niyo po ba na ang networking, ang AIM Global, para siyang cellphone. Ang cellphone before, separate yan. May telepono, may radyo, may stereo, may compass, may flashlight, may calculator, may notebook. Ang dami. Ngayon, nagkasya sa isa-iisang cellphone. Ganun din po ang AIM Global. Ang AIM Global, pwede ka magkaroon ng kotse, makapunta ng iba't ibang bansa, yumaman, magkaroon ng pamilya, at lalo-lalo maging healthy, kaya makuha ng success. Sinong tao ang hindi nangangarap nito? Kaya nga para sa akin guys, karirin nyo ang AIM Global, pag yumaman ka na, balikan mo kung ano mang gusto mo. Katulad ng ginagawa ko. Ako tumigil ako maglaro ng computer games that time, nung nag-network na ako. Pero nung talagang kumikita na ako ng malaki, bumalik ako. Ngayon po, nagdo-dota ako lagi. Inaabot ako siguro mga 5 to 10 games per day. Ang dota po, para may idea kayo, kumakain po siya mga 30 minutes to 1 hour per game. Nakakapag-gym pa ako niyan. Namimit ko pa niyan mga grupo ko. Nakakapag-talk pa ako ng ganyan po, natulong ko sa AIM. Ba't nagagawa? Kaya kasi. Kaya. Lagi lang kasi natin iniisip. Sisimula ka, mahirap. Ngayon, habang kararason mo, nahihirapan ka, nag-i-enjoy ka. Gumagaling ka na ngayon kasi lagi mo nang nirarason. Ngayon, kaya hindi ka kumikita ng? Kasi negative yung ginalingan mo. May mga kamiting ako. Magrarason kasi may anak, kasi na-late. Sabi ko, wala po akong pakialam kung ano po ang rason mo. Meron tayong goal, tapusin natin. Kasi kung iitindihin ko ang rason mo, hindi naman nawawalan ang rason ng isang tao.
Pwede mong sabihin hindi ka makapag-network kasi may anak ka, hindi ka makapag-network kasi part-timer ka, or pwede mong baliktarin kaya mo kailangan mag-network kasi may anak ka, kailangan mong humataw para makaalis ka sa trabaho. Tama. That's just a reason. Parang magrarason ka, late ka, kaya hindi ka nakarating, hindi ka late. Matagal ka lang umalis kung inagahan mo, hindi ka pa rin naman malilate. Tama. O, di ba, subukan mo 6 hours yung traffic, kung umalis ka 8 hours, o di, abot ka pa, maaga ka pang 2 hours. Huwag niyong komplikaduhin, kaya nagiging komplikado ang buhay kasi ang iba masyado nag-enjoy sa kararason. Na ikaw naman yun ang pinaniwalaan mo rin na yun ang totoo. Ang daming time kaya ng Pilipino, nasusubaybayan niyo pa nga hanggang ngayon. Yung si Ricardo, di ba, kung kailan mamamatay si, baka magsara ng ABS-CBN, pero buhay pa rin yun. Di ba? Now, ano ang point ko, guys? Kailangan nyo lang i-calibrate. Calibrate yung ginagawa nyo, calibrate yung mga habits nyo, para makuha nyo lahat ng gusto nyo. Always remember, we can always get whatever we want sa mundong to. Kaya lang, with a price. Parang ako, yes, gumaganda na po katawan ko, pero masakit din po sa katawan. Masakit na habang nagbubuhat, meron pang sakit after buhat. Kaya lang, minahal ko at nag-i-enjoy ako sa sakit. Kaya ka habang nasasaktan, nag-i-enjoy ka. Kaya ka nagiging? Kaya nagiging maganda ang? Mapapansin, pare-pareho lang. Kaya nga, di ba sa gym ay sinasabing, no pain? Ganun din mo sa pag-network. Pag nagkaroon, pag umaaray ka pa sa rejection, kulang pa yan. Dagdagan mo pa ng dagdagan ng rejection pagdating ng oras, hindi mo na yung papansinin. Ang mga newbie kasi pag na-reject, kinukwento pa. Ang malala, isang linggo na, yan pa yung kwento. Plan, grabe, na-reject ako nun. Ang tanong, may pairing ba sa rejection? O eh, bakit mo pa kinukwento? Move forward. Yun ang nagiging, ang dami natin unnecessary things sa pinag-uusapan na hindi natin kailangan. Okay, now, paano nyo makukuha pangarap nyo? You only have 3 choices. Maging empleyado, maging businessman, at maging networker. Now, ang tawag ko dito, this is just an evolution. Lahat yan source of income. Ang employment source of income, ang business source of income, ang networking source of income. Ang pagkakaiba lang dito sa tatlong to, ito ngayon yung pinakauso. Ibig sabihin, ito yung pinakamadali. Mag-iimpliyado ka. Kalimutan nyo na pong yumaman. Huwag na po tayong para mag, kumbaga sa pangit mag-conturn, aminin mo na sa sarili mo na hindi kayo yaman sa pagiging empleyado kasi dinisign siya para hindi kayo yumaman. Hindi siya dinisign para ka payamanin. Dinisign siya para ka magkaroon lang ng trabaho, lilibangin ka lang ng sapat na sapat, bibigyan ka ng sweldo para maging masaya ka. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, masayang masaya ka. On the 6th, on the 7th, on the 8th, on the 9th, on the 10th, medyo malungkot ka. On the 11th, on the 12th, medyo malungkot ka. On the 13th, on the 14th, malungkot na malungkot ka. On the 15th, masaya ka. Tama po ba sa mga nagtatrabaho? Yes. On the 16, on the 17, on the 18, on the 19, on the 20th, medyo masaya ka pa. 21, 22, 23, 24, 25, medyo malungkot ka na. 26, 27, 28, 29, malungkot na malungkot ka. On the 30th, yes. Bibigyan ka ng 13 month pay, bibigyan ka ng okasyon para ubusin mo yung 13 month pay mo. Dinisan siyang ganon. Yung pera mo, dumaan lang naman talaga sa'yo, hindi naman talaga sa'yo yan. Bakit ikaltas mo yung SSSG, SIS, PhilHealth, pamasahe mo, pangkain mo, na-promote ka nga, na-promote din gastos mo. Nung mababa ka, ang gastos, kainan mo karinderya. Nung medyo na-promote ka, nagja-jollibee ka na. Nung mababa ka, ang commute mo, bus. Nung medyo big time ka na, nagta-taxi ka na. Kung mapapasigit ni same. Nag-iiba man kayo ng posisyon, pero pare-pareho kayo walang? Kasi dinisign siyang ganon. It's not wrong. It will be wrong kung gusto mong yumaman. Pero kung gusto mo at nag-enjoy ka magtrabaho habang buhay, tama ginagawa mo. Again, ang tama at ang mali, depende kung ano ang gusto mo mangyari sa buhay. Gets niyo po? Yes. Now, ang business, ito pa lalo mas komplikado. Kung wala ka nga pang join sa network, yung magninegosyo ka, mas lalong kawawa ka. Why? 100,000 mo lipad na paperworks. Business permit, building permit, 2 months deposit, 1 month advance, negosyo mo, lipad na po. Kaya ang itong pinakamaganda sa ngayon, bakit? Once may cellphone ka, ang market mo, buong mundo. Mag-business ka, ang market mo, kapitbahay mo.
mag-networking ka, ang market mo buong mundo basta may wifi ka na. Wala kang bang wifi, makikamit ka sa mga coffee shop. Di ba, wala kang password, mag-abang ka. Yung umorder lang tinara yung password, kunin mo. Ang daming way. Diba, hindi ka mo, Starbucks nga, pwede kang humingi hot water. Humingi kang hot water, dala-dala mo libel, doon ka magtimpla. Di social ka. Naka-Starbucks ka. Oo. Maraming way. Magpalit-palit ka lang ng pwesto ng Starbucks para hindi ka mamukaan. Diba? Now, ang networking, this is a very new generation ng source of income. Ang kagandahan dito, pwede po kayo umamang talaga ng sobra-sobra na katulad po ng nangyayari sa amin. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan nyo mag-join sa AIM Global? Okay? AIM Global, 12 years na sa industry. Actually, 13 years na po siya sa industry. At tayo lang po ang networking na ngayon sa buong mundo na nagkakaroon po ng anniversary na umaabot ng more than 50,000 na tao. Tinalo na po natin ang Amway. Tinalo na po na ang Amway po, siya po ang institusyon ng networking. Parang kung meron tayong institusyon ng noon time show na Ikbulaga, pag sa networking industry naman meron tayong Amway. Siya po yung pinaka ninuno ng networking is Amway. Ang gandaan sa atin ngayon, grabe na po ang nangyari sa AIM. Kaya ang dami po even foreigner, kilala po ang AIM Global at nai-inspire po sila ng sobra sa AIM Global. Okay? Sumunod, billion peso company na po tayo. When AIM Global started, nasaksihan ko po gaano kalit pa lang AIM before. Alam niyo po ba dati, ang office ng AIM Global is only third floor. Ngayon ang office natin, sobrang na pong dami dito pa lang sa building na to. Okay? Sunod, quality products. Hindi po ang AIM Global na nakikipag-tie up sa mga pipitsuging company. Meron tayong Leader, meron tayong Nature's Way na ang kagandaan po ang products po natin, sobra po talagang gaganda. Ako, nagsimula po ako that time, negative pa pong sa Bicol ang mga tao sa networking. Inuna ko po yung produkto, nagandaan sila sa produkto, saka ako po na ipasok yung networking. Okay, kaya hindi ko kayo mapapahiya in terms of product. Okay, sunod, hybrid marketing plan. Sa umpisa, binary mo tatrabahohin, dulo kikita ka sa Unilevel at Stair Steps. Sobrang pong ganda kasi ako po, kumikita ako sa Stair Steps alone. Umaabot ako ng kalahating milyon buwan-buwan. Sa mga hindi pa po member, para maintindihan nyo, ang Stair Steps para kang may-ari ng 7-Eleven na lahat ng pumapasok doon, at bumibili, kumikita ka. Ganon din po ang AIM. Kasi may mga ibang nagtatanong sa akin, eh, kung magaganda ang produkto nyo, bakit wala sa butika? Kasi pag nilagay sa butika, kikita naman butika. Hindi na nilagay sa butika para ang kumikita? Tayo! Yun na po yung makabagong way ng pagbibusiness. Old school na po yung may tindahan ka kasi limited. Ngayon, tuturuan ng tao maganda sa produkto. Once naganda sila, at kada bili nila, automatic, kumikita tayo. Clear po ba yun? Yes. Sunod, nasa top 1,000 taxpayer corporation tayo dito po. Kumbaga na-awardan din po tayo nito. And first ever to use Philippine Arena. Tayo lang po ang networking company na kagamit po ng Philippine Arena na punong-puno at naka, kung nagkakamali, I think 5 times na natin nagamit ang Philippine Arena. Okay, kaya pwede pala pakinig po ba yan? Open na tayo for more than 200 countries. Ako, actually, excited ako for European expansion. Bakit ako excited? Sino umaten ng anniversary? Sino ang may mga downline ng mga Afrikano? Excited ba kayo sa mga amoy? Excited ba kayo sa mga itsura? Ako, sa totoo lang, excited ako sa mga European. Isipin mo pag mga downline na natin European. Sila mga yumayakap sa'yo, humahalik sa'yo. Di ba, isipin mo gaano sila kagaganda at kasi-sexy. Oo, totoo po, pag nasa Europe ako, kasalanan maging pangit doon. Kasi lahat ng nakikita ko, guwapo at magaganda. Ang guwapo mo talaga nila. Tapos parang, siya, since sa kanila galing ang fashion, napaka-fashionista po nila ng sobra. Kaya, excited ako kasi ang Europe is 741 population. 741 million population. Gaano pa po kalaki ang market natin doon? Kaya nga, swerte nyo kasi pioneer kayo sa Europe. Pag nag-join po kayo ngayon, trinabaho nyo, dati ang pangarap maging pioneer sa Pilipinas, ngayon continent-continent na po ang nagiging pioneer. Kaya pagalingan na lang paano ka magsipag, paano ka mag-direct sa iba't ibang bansa, yun na lang kailangan mong gawin. Okay, so noon, pro distributor ang AIM. So to, eto, para mas maintindihan nyo, AIM Global is spending so much. Ang laki po ng ginagastos nila para magpaikot po ng marketing team, training team, speakers bureau.
bakit nagpapaikot ang company? Kasi gusto nilang tulungan ng mga distributor. Marami po dito, parang ito si Adrian. Kaway ka naman dito, ito po isa po top 20. Pwede pala po natin. Ang laki po ng grupo niyan sa Africa. Adrian, nakarating ka na ba ng Africa? Diba gaano kasarap yun na ang laki ng group? May idea ka ba ilang libo? 20,000 distributor ang downline niya sa Africa. Ito malamit. Hindi pa siya nakakarating sa Africa. Ganun po kapro-distributor ang Inglobal. Magpalaki ka, pag lumaki, bababaan po ng company. Habang lumalaki po sila, company na bahala. Pero ikaw tuloy-tuloy yung pairing. May downline po ako, may na-invite sa Rome, Italy. Sa Italy. Doon sa Italy yun, lumaki. Naging Millionaires Club downline niya. Yung mga downline ko, hindi pa nakakarating sa Italy. Tapos nagulat na lang, kausap lagi ni Doc Ed. Si Doc Ed mismo ang kausap. Sabi ko, grabe. Ang sarap pala magbukas ng ibang country. Bakit? Gusto niyo maging downline si Doc Ed? Gusto niyo ba? Yes! Mag-open ka ng ibang country. Dinidirekta nila, kinakausap nila agad. Ang kagandahan doon, pag kinausap nila, sila na nagpa-transaction, hindi na ikaw. O di naging downline mo si Doc Ed, kasi siya na nag-aasikaso. Ay mo kay Doc Ed, grabing sipag mo talaga ni Doc Ed. Kaya ako sobrang po nai-inspire sa kanya, sa ginagawa niya. Kasi talaga, gustong kasi niya lumaki ang global buong mundo. Kaya kung gusto maging downline si Doc Ed, anong technique? Mag-create ka ng grupo sa isang country na wala pang global doon. Pag lumaki, matik yun. Sigurado bababaan po yun ang global. Okay! Time holder na po tayo ng Guinness Books of Record. Ito po yung magkakasama kami na si Pino, dati pinapanood ko lang Guinness Books of Record sa mga libro. Hindi ko malang na-expect na makakasama po ako. Nakasama po ako sa tayo po pala eh, kasi sobrang pong laki yung pinakamaraming smiley na suot ko ng face mask at pinakamalaking human smiley. Yun po yung award po ng Inglobal. Kaya isipin mo ang mga award natin, grabe. Okay, ngayon, paano kayo magiging successful sa ganitong business? Okay, ito na po yung una kong diniskas sa inyo ng konti. Number one, kailangan nyo lang magkaroon ng tamang attitude. Anong tamang attitude? You need to unlearn everything. Ang tao, abang nagkakaedad, mas mahirap turuan. Ang 25 years old pataas, kailangan ng trauma para matuto. Ano yung trauma? Nung bata ka, sinasabi ko, oh, huwag kang kumain ng makakolesterol, huwag kang kumain. Hindi, okay lang. Healthy ako, bata. One time, biglang na-operahan, na-atake, sabi ng doktor, pag tinuloy-tuloy mo pa yung diet mo, mamamatay ka. Biglang isang araw, magbabago diet niya. Yan ang tinatawag na trauma. May mga iba sa inyo na pwedeng sabihin nyo na, hindi, okay lang lang sa kinikita ko, pero once yung anak mo umiyak at may gusto at hindi mo mabigay, baka dun ka tamaan, dun ka mag-sumipag. Dun mo bilang na-realize yung magulang mo na wala, tapos isa na lang natitira, dun pala kailangan mong bumawi, dun ka mas magsisipag. Yan ang trauma. Now, pag bata pa, madaling matuto. Bakit? Kasi imagine mo lang, isang baso tayo. Okay, ikaw yan. Pag nilalagyan yan at puno na yan, anong mangyayari? Eh, puno ka na. Simula ka pa ng pinanak sa mundong to. Binigyan ka ng paniniwala ng magulang mo. Binigyan ka ng paniniwala ng gobyerno. Binigyan ka ng paniniwala ng mga pinapanood mong pelikula. Kung masyado akong mahilig sa mga drama, sigurado akong madrama kang tao. Kung mahilig ka sa horror films, mahirapan ka maglakad sa madilim na mag-isa ka. Okay? Ibig sabihin, kahit anong pinapanood mo, may effect yan sa'yo. Now, pag punong-puno ka na dito, ang tendency, kahit anong ituro sa'yo, hindi yan mapasok. Kaya nga mas matrabaho po turuan ang matatanda kaysa sa bata. Bakit? Kasi ang matatanda, mayroon pang resistance. No offense po sa may mga edad, lalo mga 40 pataas. Kapag-networking mo, pupunta dito, anong sagot? Gabi na. Marupuyat na naman ako. Resistance tawag doon. Kasi ang paniniwala niya, kailangan niya ng matulog ng maaga kasi yun ang naging belief niya. Sa totoo lang kung ano man ang belief mo, may totoo at may hindi lagi. Bakit? Ang Inglobal, ang networker, nagpatotoo. Hindi po totoo na pag nalipasan ka ng pagkain, masama sa katawan. Kasi wala pong networker na kumakain ng tamang oras. Pero yung mga empleyado, ala, 10:30 na, hindi ba kumakain? Kaya palang sakit-sakit na ng katakan ko. Kaya nag-recruit sa inyo, tanongin nyo kung anong oras yung kumakain. Walang tamang oras. Pero hindi naman nagkakasakit.
Tama eh. Mas malamig pa ang networker. Ang networker, walang tamang tulog, walang tamang pagkain. Ang empleyado, tamang pagkain, tamang tulog. Pero ang empleyado, mga 10 years ka lang, mukha ka ng 50 years old. Ang networker, habang tumatagal ka, bumabata ka. Alam mo kung bakit bumabata ang mga networker? Nag-i-enjoy ka kasi sa ginagawa. Alam mo bakit tumatanda agad ang mga empleyado? Hindi ka kasi nag-i-enjoy sa ginagawa. Example, grabe, tatrabaho na naman ako. Ang sungit-sungit ng boss ko, hindi mo na ako pinataasan ng sweldo, hindi ko trabaho, pinapatrabaho sa akin, puro chismis. Reklamo yan ang reklamo, pero bukas, papasok pa rin yan sa trabaho. Paano ka mamomotivate sa isang bagay na kahit anong tumbling-tumbling mo, pareho ang kita mo? Kahit anong sipag mo, it will be fixed ang sweldo sa'yo. Kaya, yun ang nagiging problem. Kaya, para sa akin, guys, you need to unlearn kung ano man ang mga natutunan nyo. Kasi kung hindi nyo yung ilalabas, hindi yun mapapasokan ng bago. Kaya, mas matrabaho ang matatanda kasi kung matatanda, tatanggalin mo muna yan bago mo pasukan. Unlike kung bata ka pa, pasok lang ng pasok, absorb niya ng absorb yung mga tinuturo. Yung matatanda, ang dami pang ano yan. Resistance, ano, re-resist, gano'n. Kasi nga, i-reprogram siya na gano'n siya. Again, it's not wrong. It's not right also. Pero depende yan kung ano ang gusto nyo. Okay? Sunod, belief. Dito na po papasok na you need to have belief lalo na sa sarili nyo. Hindi po kaya yaman kung ikaw mismo nagsasabing hindi ka mayaman. Katulad siya. Si Joe, ano, Joe? Raymond, si Raymond. Mataas ang confidence level nito. Kasi hindi lahat ng pinapakit dito, ganun ang ano. Isipin mo, naging magkamukha kami, sabi niya. Tama yun, sa paningin niya. Okay. Pag yun ang naging paniniwala mo, sa kakapanood niya sa akin, may mga gagayahin siya. The way galaw ko, the way suot ko, the way kung ano pa. Pagdating ng oras, may mga magsasabi sa'yo, uy, parang kang si Applen Joseph. May tinatawag tayong mirroring of the cell. Kung sino ang madalas ang pinapanood, nagiging kamukha mo, yun ang reason bakit yung mag-girlfriend boyfriend pag laging magkasama araw-araw, nagiging? That is mirroring of the cell. Kaya kung gusto nyong yumaman, dumikit ka dapat at lagi mong tinititigan yung mga mayayaman na gusto mong mangyari sa'yo. Kailangan mong layuan yung mga mahihira. Layuan mo yung mga taong ayaw mong maging katulad sila. Dumikit ka sa mga taong gusto mong maging katulad sila. Kung wala kang access, kapalan mo ang mukha mo, gumawa ka ng paraan. May mga technique dyan na may Facebook naman. I-stop mo yung apply mo. Ay, si Apple nasa Starbucks ngayon. Hindi punta ka. O, Apple, nandito ka pala. It's a strategy. May upline ka, gusto mong masolo? Tanungin mo, upline, pwede po bang babaan grupo ko? Ilan po bang kailangan ng grupo ko babaan para bumaba ka sa akin at para mako? Di na solo mo. Ang problema kasi sa atin, you want something, gusto mong ilaglag sa harap mo ng nang ilalaglag na ng hindi eh. If you want something, you need to fight for it. Kailangan mong ipaglaban kasi walang free meal sa mundong to. Lahat ng magaganda, pinaghihirapan. Lahat ng masasarap, kailangan ng sakripisyo. Kasi hindi naman magiging masarap ang isang bagay kung hindi mo pinaghirapan. Subukan mag-join ka sa Indo, lahat ng nire-record mo nag-join. Gusto mo, sige, sali ako. Ang pangit, di ba? Ano yung kwento mo? Wala, sumali sila lahat. Ayaw ko, ang boring-boring lang. Networking na yan. Walang ka-challenge-challenge. O, di ba, subukan mo? Nagyabang ka, pare, may binugbog ako. Sampo! O, di ba, masarap sa tenga? Sino yung sampo yun? Sampong elementary. Di ba, natawa kayo bigla? Kasi walang challenge. Kaya kung ma-challenging ang buhay mo, mas masarap yan. Sa the more na challenging yan, mas papalakpakan ka ng iba. Don't wish for an easy life. Yun ang gusto ng mahihirap. Tingin mo kaya sila mahirap. Wish to be strong. Wish mo na dapat makuha mo lahat at kailangan mag-adjust na maharap mong lahat na yun kasi ang katawan nag-a-adjust. We are designed to thrive. Kahit ano pa ang sitwasyon mo, pag matagal mo nang ginagawa yan, mag-a-adjust yan. Example, magpaka.
sa umpisa masakit. Magpaakaaraw-araw, magkakakalyo ang paa mo at sa susunod, hindi na masakit maglakad ng nakapaa. Nagigets niyo po ba? Yes. Kung takot ka sa barilan, kung araw-araw may naririnig kang barilan, di ka na matatakot. May mga dami yung sa Sambuanga, sabi niya, apren dito, uso dito, minsan nagtatapon na lang ng granada, ng babaril. Uso, anong ginagawa niyo? Kasi daw minsan naglalakad sila, may magtapon ng granada. Pagkatapon niyo ko. Pagkatapos, lakad mo ulit sila. Kasi nasanay. Sa Israel, normal na nagliliparan ng missile. O, ayun, tumutunog na nagwawang na, ubalik na tayo sa bahay, may mga missile na lumilipad. Ganun, normal sa kanila yun. Kasi nasanay. Yung embalmer, embalsamador. Normal sa kanila na habang nag-embalsam mo, di ba nilalabas yung mga laman loob? Yung kaibigan niya, pare, bilisan mo na. Inom pa tayo, may sisig tayong pulutan doon. Di ba normal sa kanila? Sige, tapusin mo lang to. Di ba? Kasi nga nasanay. Kaya ka umaaray sa rejection, kasi hindi ka sanay. Kaya ka umaaray pag pumupunta dito, kasi hindi ka sanay. Kaya sanayin mo. Again, anong dapat ulit mo nang gawin? Tingin mo ang sarili mo na pumunta dito. Kasi hindi naman magbabago ang buhay mo kung wala kang gagawin. Tama. Pagbabago. Maraming tao gusto ng pagbabago pero ayaw mag? For example, sinong gusto pumunta ng langit? O, sinong ready ng mamatay? Diba? How ironic na minsan gustong-gusto mong bagpay. Galit po ba kayo sa mga corrupt sa gobyerno? Yes! Yung mga ibang galit dyan, sila kayo nauuna. O yung eleksyon, magkano dyan? 500? Doon tayo sa dito, sa dito. Galit ka sa corruption, ikaw mismo ang isa sa nagpo-promote ng corruption. Kaya if you want to change, kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. Okay? Sunod commitment. Dapat magkaroon ka ng commitment. Kung gusto mong kumita ng 20,000, kumita pa na yan hanggang hindi mo kinikita. Ang nagiging mali kasi ng iba, gusto kong kumita, nung nahirapan, kip na. Huwag kang tumigil sa goal mo. Tumigil ka lang once na nakuha mo. Yun ang kailangan ng commitment. Kasi guys, parang relationship. Ang relationship ang nagiging problema kasi pag wala kang commitment sa isa't isa, it will be easy for you na mag-quit. Bakit? Ang relationship may ups and downs. Ang tanong pag nasa down ka na, ano gagawin nyo? It is not always a happy ride. Normal po na may iyak, may saya, kasi ganun ang pelikula. Ang pangit yan ang pelikula pag puro bida. Hindi magiging maganda ang Batman kung walang Joker. Hindi magiging maganda yung Avengers kung wala si Thanos. Normal yun. Kaya matuwa kayo may mga chismosa kayong mga kaibigan at pinagchichismisan kayo, magpasalamat kayo. Tama! Isipin mo, kaya nilang maglaan ng oras para lang pag-usapan ka. Gaano nga ka-special sa kanila? Di ba nag-meeting ka yun? Patanigan ka lang. Alam mo, si ganito ganito ka yun. Oh, isipin ko na pagbigay ka saya sa ibang tao. Diba? Now, commitment. After commitment, yun na, discouragement. Ang networking is a discouragement business. Hindi ito pakuntian ng discouragement. Padamihan to ng discouragement. Yes. Gusto nyo maging magaling, tawirin nyo agad umabot ng thousands na discouragement. Kasi kami po, ang dami po namin discouragement. Ang pagkakaiba lang, hindi na po namin yung kinikwento, hindi namin pinag-usapan, wala ako yung pakialam kasi normal yan. Mag-networking ka only, mani-discourage ka. Hindi lahat ng taxing pinara mo tumigil. Hindi lahat ng hiningian mo, binigyan ka. Hindi lahat ng inibig mo, minahal ka rin. Tama po ba? Hindi nga lahat ng tinulungan mo, binalik sa'yo tulong. Yung iba, tinulungan mo, trinidor ka pa eh. Discouragement tawag doon. It is just normal kung ano nangyayari sa industry ng networking, nangyayari dito sa industry ng business, kasi normal to. Ilang beses ka nang pumasok sa Jollibee, hindi ka nag-order, umini ka lang. Nagpasalamat pa yung guard, balik po kayo ma'am. That is discouragement! Bakit ka nagugulat sa discouragement na ikaw nga mismo, ginagawa mo yan? Susuot-suot kang damit, nung nakita mo yung presyo, bigla kang kinabahan, naghanap ka ng ibang kulay para lang makaalis ka, diba? Nangyayari yun! Kaya bakit ka nagugulat sa isang bagay na nangyayari araw-araw? Okay, sunod. Excitement. Kailangan mong piliin maging excited. Now, may technique dyan. Skills ang pagiging excited. Okay? Skills din ang pagiging madrama. Pare-pare yung skills. Now, paano mo mimintain kung paano ka ma-excite? Alamin mo saan ka ba kiniglay?
Pag madumi ka, anong gagawin mo? Pag lowbat ang cellphone mo, anong gagawin mo? Alamin mo kung saan ka nanghihigit. Anong type of music na pag naririnig mo, bang, 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 yeah, gusto ko yung mama, di ba may ganun? Alamin mo anong music yun? Alamin mo anong mga video clips sa pag napapanood mo, grabe, gusto ko yung mama, re-record na tayo, re-record na tayo. Alamin mo yun. Sino yung mga tao na pagkausap mo, nabubuhay buong dugo mo? Ngayon, pag nalulobat ka, yun ang gawin mo. Panoorin mo yung nanggigigil ka, pakinggan mo yung nanggigigil ka, puntahan mo yung nanggigigil ka. Ang ginagawa kasi ng iba, down na down ka na, ang dami mo ng rejection, naghanap ka pa, sino kaya dyan yung pakwit mo rin? At ano mo pa? Ako, giro-giro siya, nag-dorting. Ako nga rin, talagot na kayo. Ang hinahanap mo yung same frequency mo. Kaya ang tendency, dalawa na kayo magkukwit. If you want change, huwag mong lapitan yung tao na pareho mo. Maghanap ka ng tao na gusto mo yung buhay nila. Yun ang dapat mo gawin. Kaya nga, don't ever listen to radio. Kasi nagdidepende ang mood mo sa DJ. Kaya kanilang palungkutin, kaya kanilang pasayahin. Ganon din ang TV. Huwag kayo manood ng TV kasi ang purpose lang ng TV, lilibangin ka lang, tatamaan yung iba't ibang emosyon mo para kabentahan. Yun ang purpose ng TV. Kaya dapat kontrolin mo mga bagay na yun. Gusto mo ng disiplina ko, ito naman, forcing a habit. Eh, mahilig kang manood ng TV. Nahihirapan ka, maggagawa ka na, tinatawag ng mga reasoning mo, ano yun? Eh, ano na lang kayo? Nasanay na kasi ako nanonood ako lagi ng TV, hindi kasi komportable buhay. Gawin mo sa isang bagay na wala kang choice. Force yourself! Gusto mo tumigil manood ng TV? Tapon mo na yung TV mo! Putulin mo yung wire, yung pinaplug, putulin mo para wala nang balikan. Ipamigay mo, ibenta mo. Itong sigurado ko, tumigil ka manood ng TV, after 1 month, mura kuryente nyo. O di na mura mo kuryente, pwede mo pang gawin sa ibang bagay. Matagal na po kayo nanonood ng TV, hindi naman nagbabago buhay mo. Sumukan mo naman, pihilan mo na. Huwag ka nang bumili ng dyaryo. Pinapasama mo lang loob mo habang nagbabasa ka. Isipin mo, kaya mong paglaanan ng oras at pera yung isang bagay para palungkutin ka. Hindi mo kailangan malaman lahat ng nangyayari sa mundong to. Hindi mo problema yan. May mga iba, save the earth, huwag mong problemahin ang earth. May earth na wala pang tao. Ang tapang mo naman na ako magbababago sa earth. Diba, hindi. Ang earth, alam niya kung anong gagawin niya pagpasaway na tao? Lalagyan niya lang yan ng mga sakuna. O ito, bagyo, magbawas kayo, ang gugulo niyo. Alam ng earth kung ano ang gagawin niya. Masyadong iniisip yung earth, yung kwarto mo nga ang dumi-dumi. Diba, iniisip mo muna ang kwarto mo. Puro ka kayo ka earth. Problema mo yung nalaking bagay, napakaliliit na bagay, hindi mo nga nasusod. Doon ka muna sa maliit bago mo problemahan yung malaki. Insert ang excitement, ikod. Kaya kong ihak ang sarili na kaya maging masaya araw-araw. Totoo yun, kaya maging masaya araw-araw. Kasi ako, nagagawa ko yung mismo. Kaya mo magawa yung araw-araw, kaya mo rin maging malungkot araw-araw. The choice is always yours. Okay? Sunod, focus. Ito yung sinasabi ko, don't stop hanggang hindi nyo na-hit goal. Technique, mag-hit ka ng madali. Para magkaroon ka ng momentum, babalik tayo sa pag-gym. Anong goal ko sa gym? Makarating. Anong goal niya rin muna? Makapunta dito. Gusto mo magpresent? Ang goal mo lang makapag-present. Huwag mo muna ang goal magpa-joy. Huwag mo muna ang goal lumaman, malayo pa yan eh. Ang goal muna mga mag-present. Matuto ka mag-present. Sa susunod, pag nandito ka na, hindi ka na kinakabahan. Yan muna ang goal nyo. Okay? Sunod, after focus, yun ang pinatawag ko na yung goals, you need to be specific. Maging madali mo ng goal nyo para mag-momentum kayo sa susunod yung mahihirap na ginagawa nyo. Ang kailangan nyo muna mag-build confidence. Para kang magkaroon ng confidence, gawin mo muna yung mga bagay na alam mong sigurado mong mahihirap. Ano yun? Ma-reject ng 10 beses. Di ang sarap. Habang nare-reject ka, yun, siyam na lang. Abang, grabe, nalindig na ako ng 5. O di masaya ka habang nare-reject. Yung sablon, narinig ko, ayoko na, quit na. Kasi hindi naging malinaw yung perspective mo. Na ang goal mo muna, ma-reject. Ang goal mo muna, mag-present. Ang goal mo muna, makabenta mo lang kahit anong produkto. Yun muna. Be specific, simplihan mo lang. Okay, sunod. Ito po ako. Bata pa lang po ako, mahilig na ako sa bilog-bilog. Actually, ang bilis po ng panahon. Mas naaalala ko pa na ako nagsimula sa network.
paano kumaka... Pag sa 7-Eleven, pag nakakain po ako ng rice toppings na dalawa, beef time ako noon. So, yaman-yaman ko. Kaya nga, kung naalala ko talaga, simula nag-umpisa, tingin ko talaga sa sarili ko, sobrang yaman. Kahit walang pera. Basta tingin ko sa sarili ko, mayaman ako. Kasi pag ganun, lagi kang masaya. Subukan mong lagi mo naalala yung sitwasyon mo. Wala kang pera, bawin ka sa utang, baka ngayon, hindi mo na alam kung paano ka uuwi kasi wala ka na pamasahe. Hindi ka mag-enjoy eh. Kaya kailangan maging masaya lang. Okay, now, this is my first na service. Yamaha Crypto na motor. Hindi ko po makalimutan, grabe na po ang tama ng motor ko yan. Umabot na sa point na kinakadyot ko po para lang mag-start. Alam niyo yung kadyot? Yung i-bubelo ko yung motor, tapos ako sakay. Ganon. Kasi sira na po yung ano niya. Ang palit talaga yung grabe pinagdaanan po namin ng motor na to. Na ang kagandahan, isipin mo, dyan ako magsimula. Para-paraan, pag medyo big time ang prospect, kasi di ba may mga ito, medyo big time prospect, ito yung pupuntahan na lugar. Magpapark ako ng motor dito. Mag-aanap ko ng CR, maliit makikihilamos ako, tapos mag-aayos ako ng buhok, para pagdating dito, akala mo, galing kotse. Para-paraan! Ang naalala ko dati, ang ganda ng cellphone ng kausap ko, ang sagwa ng cellphone ko, ah, walang labasan ng cellphone. Pumunta na yung cellphone, hindi ko nilalabas. Cellphone pa lang, talong-talong na ako eh. Pero yung mga bagay na yung instead na malungkot ako, nai-inspire ako. Ay, kung darating ang time, mas maganda rin ang phone ko dyan, darating ang time, ganito. Yung sapatos ko, butas. Eh, butas na, kaya iwas-iwas lang sa may mga tubig. Yung mga tipong, alam mo yung pera kung piso o tao agila kasi nakakapanan ng paa mo, di ba? Para, hindi ako pwede mag-dikwatro noon. Kasi pag nag-dikwatro, kita yung mga butas-butas na yung sapatos ko. Ganun, simula. Yung pangpaitim ko ng sapatos kasi meron akong black shoes na galing pa ng college ako. Alam nyo pangpaitim? Yung crudo? Oo, di ba? Ang tagal ang dudumi yung pantalon. Kaya gusto ko pantalon dati, dark. Kasi yung dark, hindi halata kahit madumi na. Kasi minsan inaabutan nung araw, limang araw yung pantalon. Ah, wala, palitan ng pantalon. Brick nga, isa lang eh. Oo, sa gabi, labahan mo lang naman yun. Sampay mo, kinabukasan, tuyo na yan. Suot mo na naman ulit. Para-paraan. Kaya nga, kung magmaaalala ko nung nagsisimula, actually guys, yung pinagdadaanan yun, sobrang na po yung dali. Kasi when we started, walang analytics. Mahap di kaya ang piso. May ka-text kang 10. Ganito mag-text. Ano po ba tong business nyo? Kasi namimigay ang flyers. Ito, ganito ka text. Ano po ba yun ang business mo? Blah, 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 ganito po. Ah, okay. May office ba kayo? Blah, 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 okay. Totoo ba talaga yan? Blah, blah, okay. Eh, pwede bang lima? Blah, blah. Pag ganun, hindi na nagre-reply. Ang sakit sa loob kasi kung may 10 kang ka-text. Parang piso. Kung may 10, tapos may 5 kang, 10 pesos kayo mag, ay 10 ang ka-text, tapos 5 pesos kayo nagpapalitan, magkano na yun? 50 pesos, pangkain ko na yun. Ang pangkain ko dati, 3 piso ang rice, 6 na piso barbecue. O, ang kaya ko nun, 3 rice. 3 rice, that is 9 plus 6, 15 pesos. Hindi ko kaya mag-barbecue na kasi mabigat na, kaya babawin na lang sa rice. Yung karte ganito kalaki. Yung kagat mo ganito, yung suho mo ng rice lima. Para! Mangingi ka sa karinderya, tita, pwede naman ang sabaw. Lagyan mo na ng konting laman, ha? Para! Minsan pati yung barbecue sauce, lagyan mo lang ng suka, toyok, kalamansi, sili. Yun, isaw-saw mo sa barbecue sauce, sabay mo ng sabaw ng kanin. Ang goal nyo pala naman mabusog eh. Dati nga umabot ako pati yung chichiring apiso yung wow. Oo, saw-saw mo suka, lamon ka ng kanin, sold na. Eh, ang goal nyo pala naman mabusog eh. Hindi mo naman kailangan maging sobrang health conscious na yan, hindi pa namin nararamdaman ng mga walang pera. Walang ka-arte-arte yan, kung wala ka pa naman pera, yung medyo mga mayayaman yan, may health conscious na yan nilalaman. Pero pag nagsisimula, ang habon mo lang, mabusog. Yung talaga yun. Now, sunod, after a few years, one year and 7 months to be exact, this is my first car. Nagkaroon po ako ng Civic. Ay, naku guys, ang feeling ko, ako ang pinakamayaman na tao nung karoon akong Civic. Oo, pag may nakita akong kotse,
Pag luma, ang paslupa, talo. Pag may nakatabi ako, mas maganda ang kotse sa akin. Matanda na may ari niya. Kaisan, ako lagi yung pinakagwapo. Gusto niyo malaman, kasi may pinatagang resonance. Ang resonance, kung anong nasa loob mo, yun ang nakikita mo sa labas. Okay, that is law of resonance. Kung nakikita mo malandi, hindi sila ang malandi, ikaw ang malandi. That is resonance. Ito, tip ko sa inyo. May sign, balag may sinasabi, signals or sign. May sign, pag makukuha mo na yung gusto mo. Nung ako gustong-gusto ko itong Civic, this is pinakalagong kotse. Lagi ko na siyang nakikita kahit saan. Habang nagmumotor ako, uy, Civic! Pag ano, uy, Civic! Uy, Civic! Lagi ko na nakikita. Good news, malapit nyo nang makuha ang gusto nyo. Pero nagsimula, siya na lang, alam mo sa dami ng kotse, siya na lang nakikita mo lagi. Yun yun. Di ba, ganun din ang sign ng mahirap. Ang nakikita niya, mahirap gobyerno, mahirap ang Pilipino, wala nang yayaman dito. Yun ang nakikita mo, kaya lang nangyayari sa'yo. That is resonance. Wala din pinag-iba, dalawang klaseng networker, payaman at pahirap. Sino mga pahirap? Eh, si ganito kilala ko, nandiyan na wala. Ito, si ganito, kumita dati, wala na. Yun din ang resonance mo, kaya yun din ang pupuntahan mo. May resonance na si ganito, yumaman, mga katulad, kumita ng malaki. Magkakaiba yun. Kaya kung anong nakikita mo, ikaw yun. Kaya kung gusto mong baguhin yung resulta mo, baguhin mo yung tingin mo. Now, this is my second car. Ito yung, actually kaya po siya magkakaibang kulay. Actually, pareho to siya black. Iniba-iba ko lang yung kulay kasi wala akong magawa. Palitan ko yung kulay lahat ng kotse ko. Kaya ay pinagpapalitan ko. Itong Montero po, this is my first car na binili ko na cash. Binili ko po yun nasa 1.6M that time. Isa po siya to top of the line. And yun, kumbaga talagang gamit na gamit ko rin ng kotse niyan. This is my third car. Tudor po siya na Accord. Ako lang po meron nito sa buong Philippines kasi ang style po nito, actually, sa ibang bansa po siya, hindi naman siya, hindi siya yung Accord dito sa Philippines kasi nga, kaya nga siya two-door lang eh. Normally, four doors. Okay, ito two-doors lang po siya. Okay? Now, third car ko to, ito yung isang mga sobrang guwapo. Sabi nila, magnet daw po ng kotse ang mga babae. Hindi po totoo kasi pag yan po, pag mga ganyan kakotse, kagaganda, hindi na po magnet, vacuum. Now, ito po kasi mga PG speech ko pa po dati. Okay, ngayon po, nagbago na po ako. Okay, ngayon, naghahanap lang po ng katapat. Sa mga nagsasabi pong pangit ang maging babaero, ito po sagot ko. Hindi po pangit. Hindi mo makasalanan kung hindi mo pa nahahanap yung magiging para sa'yo. Kaya, subok lang ng subok, mga kapatid. Baka man. Ito po yung fourth hammer. Ako po yung pinakauna na nagkaroon po ng hammer sa Inglobal. Ito pong bastos po talaga itong coaching to. Hindi po yung nahuli. As in, sabihin ko sa inyo, let's face it, ang mundo unfair. Hindi po magiging pantay ang mundo. Gusto nyo patunayan ko? May ordinary bus, may aircon bus. Yun palang isang patotoo yan. Nadukha ka dyan ka sa ordinary, mayaman ka ng konti dyan ka sa aircon. Business class, ako ay always travel po sa ibang bansa. Nasakyan ko na po lahat ng klaseng aeroplano. May tatlong klase siya, economy, business class, first class. Pare-pare ko po siya nasakyan. Ibang-iba po ang treatment pag nasa economy ka at nasa business class. Business class, tinatawag sa sarili mong pangalan. Mr. Lim, ano pong gusto nyo? Magsabi ka lang po kung anong gusto nyo pagkain, kung kailan kayo kakain, magsabi ka. Economy, pag nadaanan ka na at hindi ka nakakuha ng pagkain, wala na. Ang layo! Sa economy, normally may red wine. Sa business class, naka-champagne ka. Yung upuan mo, sobrang ganda. Eh, ba't napaka-effect po? First class, nakasakay po first class Emirates. May sariling cabin. May sarili kang parang kwarto. Aeroplano yun, ha? Magkakaiba po talaga. Kaya, tanggapin nyo na hindi po pantay ang buhay. Mas masarap mamigay ng pera sa mayayaman. Pangit po manglibre sa mahirap. Alam nyo mo bakit? Kasi pag nanilibre ka ng mayaman, parang feeling mo, mapapaganda yung pera mo. Pag nanilibre ka na kasi ng mahirap, parang alam mo, walang pupuntahan yung pera mo.
Kaya may gano'n na emosyon ng isang tao na totoo naman yan eh. Di ba pa sa pagbibisita ka, fiestahan, bisita mo mayaman. May sarili siyang ulam na hindi ulam ng iba. Yung tago-tago mong baso, kutsara, tinidor, ilalabas mo para gamitin sa kanya. Yung ginawa mong santong dilata na hindi nyo ginagalaw, gagalawin niya ngayon. Kapakain mo habang kumakain siya ng marami, sige kumari, kumain ka ng marami pa yan. Pero pag mahirap ka at nakipiesta ka, habang kumakain ka ng marami, masama na ang tingin sa'yo ng kumakain. Tingnan mo ngayon, patay guto. Diba, ano lang po, mahirap ka, payat ka, patay guto. Mayaman ka, pipit. O di ba napaka-unfair? Abnormal. O, pag mahirap ka ng tawag, abnormal. Pag mayaman ka, special child. Diba isipin mo, naging abnormal, naging special, yumaman lang. Unfair mo buhay, tanggapin mo na yan. Yan talaga ang totoo. Okay, this is my fifth. Okay, Ducati. Binili ko yan kasi wala akong magawa. Sabi ko sa akin, okay, gusto ko mag-motor pa Bicol. Ganito, ganito kasi hindi ko pa natatry mag-motor. Nag-motor ako dati hanggang Ikot Tubong Bicol. Pero from Manila to Bicol, hindi ko pa nasubukan. Sabi ng upline ko, huwag mong gawin, delikado yan. Kinabukasan, umalis ako. Ganun po katigas ang ulo ko. Pag sinabi mong hindi ko kayang gawin, lalo kong ginagawa. Motor po ako, pinakamabilis ko yan, 185 kilometers per hour. Nakakababo kasi... Nung nagbutok na ako niya, nung pagdating ko na sa Maybicol, may isang street po kasi from Pili to hanggang Pulang yata yung isang street. Nung nagbumotor na ako sa'yo, nakasanggaan ako, sabi ko, try ko pa yung dagdagan. 150, ay 15. Try ko pa kaya, 120. Ang kaba mo habong. Yung bilis, alam mo, ibibilis pa. Yung kaba mo kasi, hindi ko alam kung may tumawid na manok, may tumawid na aso. Di ba kasi normal sa atin, gano'n. Talagang pikit mata na, sabi ko, sige, try ko na yung sagad. Pag nag-185, yun hindi na kaya ng dibdib ko layo na. At least nasubukan ko. Ngayon inuwi ko sa Bicol hanggang nagkasira-sira kasi hindi ko naman nagagamit. Pero isipin mo ganun ang buhay. Kumbaga guys, it's so beautiful na buhay sa mundong to. Try to do the things na hindi kayo makakomportable. Kumbaga ako takot ako sa heights. Nag-skydive ako sa Las Vegas. Takot ako sa ahas. May alaga ko ang ahas ngayon. Sobra na pong laki. Mga 5 tao na po ang nagbubuhat. Yung ahas na yun, binigay sa akin ni Kate, yung isa pong top earner natin, si Kate Kebas, binigay sa akin, kasha pa po sa box ng C24. Ganun po kalit yung ahas. Ngayon yung ahas, 5 na po kami nagbubuhat, kasi laki na po ng hita ko. Kaya ganun talaga siguro ako ganun kagaling mag-alaga, kasi talaga hanggang ngayon. Ano ko yun, takot ako sa ahas kasi hindi ka? Noong una tinahawa ko, yay! Umaganong-ganon pa, pero lagi ko minahawakan, hindi na rin naman nakaka... takot. Kumbaga, pamagala, iniiwan ko sa liig ko habang nagdodota ako. Tapos pag maliligo ako, iniiwan ko sa kama ko, ligo ako. Paglabas ko, kunin-ulit, ganun po. Hindi naman nakakatakot. May nagsabi sa akin, bakit ka nag-alaga ng ahas? Hindi mo ba alam pag gutom yan, nanuno, Claudia? Sabi ko lang po kasi gugutom eh. Kahit ikaw naman, pag magutom ka, manunuklaw ka rin naman. Taong nagnanakaw kasi gutom na gutom na. It's an human nature at animalistic side yan ng tao at ng hayo. Parang ganito, may iba. Parang ito pumunta dyan sa ano, sa bundok kasi baka tuklawin ka nila, matatapang yan. Ikaw, kayo sumagot. Bahay nila yun eh, ginugulo mo. Subukan mo kayo may pumasok din sa bahay mo ng ibang tao kung hindi mo pa rin. Hindi ba tayo nakikialam sa mundo nila? Pupunta-punta ka dun. Siyempre sila territorial. O ba't ka nandito, hindi naman kita kilala. Kaya sila nagiging aggressive. Even naman tayo, it's just the same. Ang nagiging problema kasi natin, we feel so privileged sa mundong to na akala natin tayo lang ang tao at create dito. Hindi. Ang dami pa natin iba't ibang klaseng species na nandito sa Earth. And we should learn to respect also them. Kaya ang iba nagiging aggressive kasi nasanay sa wild. Di ba, mga tao din naman na aggressive pag nasanay sa wild na lugar. Ganito, bakit tayo hindi aggressive? Kasi naging educated na tayo because nasanay na tayo sa syudad. Okay, this is my, pangilan ba? Pang-ani. This is my sixth car. Hanggang ngayon po, wala akong plate. Sana huwag naman naman timingan. Pero hindi na so, parang ginama ko yung huli. Okay, bakit hindi ko nilalagyan ng plate? Yung nasanay lang. Okay. Sanay lang na ano. Ito yung pinaka-favorite car ko actually hanggang ngayon itong ginagamit ko kasi pag nag-out of town, napaka-ano niya, parang nakaka-pinsit kasi sobrang niyang laki.
Okay, that is my 6, and this is my 7 na kotse. Actually, may mga iba pang kotse, ibang binili, pero pinamili ko. Hindi naman actually sa akin, hindi ko nilalagay ko dito. Binigay ko ng sariling kotse, ate ko, father ko, marami. Yung father ko, binigay ko ng worth 20 million pesos na bahay. Oo, bakit ko sabihin yan? Kasi I can never repay lahat ng sacrifices ng parents ko sa akin. Guys, if you're 18 years old and above, stop asking money to your parents. Kung nagpamilya ka na, mahiya ka naman kung maghihingi ka pa ng pera sa magulang mo. Gagawa-gawa ka ng pamilya, hindi mo kayang buhayin. Panindigan mo. Ang tapang-tapang mong gumawa, patunayan mo. Kumbaga, ang tagal na nagbibigay sa iyo ng magulang mo, hanggang ngayon matanda ka na, magbibigay pa rin yan sa'yo. Baliktarin mo! Ikaw na dapat ang tumutulong sa kanila. Guys, we are so busy growing up, we forgot that they are growing old. Nag-debate pa ba kayo ng magulang mo? Sinasabihan mo man nandiyo siya, Happy Mother's Day, Happy Father's Day. Hanggang kailan yung gagawin pag wala na? Kaya nakakaiyak ang mamatayan. Hindi naman dahil sa namatay, naiiyak. Ang dami mong gustong gawin, ang hindi mo ginawa, anong nabubuhay pa? Ang pinakamakulit na ugali ng Pilipino, nung nabubuhay, hindi mo binibigyan ng bulaklak. Nung namatay, binigyan mo. Hindi naman niya mararamdaman na yun. Di ba, mas masarap sana. Lahat ng namatay, maririnig mo positive. Ang bait-bait niya. Alam mo dati, ganyan. Sana sinabi mo na nung nabubuhay pa. Yeah guys, you need to earn much. Kasi dami nyo pwedeng matulungan, dami nyo pwedeng gawin pa sa parents nyo, sa anak nyo. Diba, gagawa-gawa ka ng anak, tapos iniiwan mo lang naman lagi sa school. Tapos minsan lagi ka naman walang oras sa kanya. Sana hindi mo na lang ginawa. Spending money with your children is good, but spending time with your children is the best. Huwag niyong suhulan ng pera, kailangan nila ng guidance nyo. Kailangan nilang makasama nila kayo tuwing sa assignment nila, sa paghahatid ng school. Guys, wake up! Ang dami nating mali at disoriented na mga paniniwala at prinsipyo sa buhay na kayang ayusin. Magsisipag ka lang naman. Kung ako nga, I could still play Dota. Nakapag-date pa rin kami ng partner ko. Nakakapasyal pa rin ako. Nagagawa ko pa rin naman yung love ko. Nakapag-aral pa rin ako ng skills. Kaya naman eh! Sasabihin niya, eh kasi mayaman ka na, tandaan mo, hindi naman ako nagsimulang kumikita ng malaki. Again, kung yan ang isasagot mo, at dyan ka nag-i-enjoy, dyan ka gagaling, at lagi ka nang magiging magaling na mag-rason. Right now, make a decision in your life. Sabihin mo, ito na yung huling taon na kinakapos ka pa. Ito yung huling taon na nangungupahan ka pa. Ito yung huling taon na wala ka pang oras. Make a decision in your life. Kasi we are just like you. When I started, nandiyan din ako kung nakikipalakpak. Hindi nga ako speaker, nababaliw lang sa mga speaker. Pero I just make a decision na gusto ko rin maging katulad nila. Gusto ko rin maging source of inspiration ng iba. And it happened. Isipin mo gaano karaming country na puntahan ko. Punta ko ng Hong Kong. Kapunta ko ng China. Kapunta ko ng Malaysia. Kapunta ko ng Singapore. This is one of the most expensive hotels sa Singapore. Marina Bay Sands. Yung room namin dito, umabot kami siguro mga 40,000 pesos per night. Isipin mo. Tapos ito, mawalan ka lang ng piso, nag-aaway-away niya ka sa bahay niyo. Isipin mo, yan ba ang gusto mong buhay? Na yung ipon mo ng isang taon, halos ginagastos ko ng isang araw? Kaya yun. We are just like you. We are all human. We only have 24 hours pare-pareho. Kapunta ko ng Thailand. Kapunta ko ng Taiwan. Kapunta ko ng UAE. This is one virtual Arab. Ito isang pinakamahal na hotel kasi meron dyan 600,000 pesos per night. Sipin mo, ang kulit. Yung pwede mong kitain ng buong lifetime mo pinang isang araw ng ibang tao. 600,000 pesos isang gabi. Anong meron dyan? Ginto po yung inidoro mo. Sobrang laki nung ano. Yung totoo talaga. Kaya sabi ko, buti nilagay. Agda na lang ito. Yung pakyat, yung railings. Ginto. Pure gold. Sabi ko, buti na lang talaga ginawa yun sa Dubai. Kasi kung dito yan, mag-i-space yun. Sana yun, ano ko lang eh. Okay. Ito naman po, nasa South Korea kami, nag-sing kami dyan.
Ito po, ito, malupit Japan. Gintoto. Sabi ko, mamimispace din yan kung nasa Pilipinas yan. Okay, pure gold po yan, as in pure gold. Okay? Kaya kapag gusto niyong yumaman na sigurado? Yes! Travel. Pumunta ka sa iba't ibang lugar. Kasi once na pumunta ka ng iba't ibang lugar, kung wala ka pa masyadong budget, lumayo ka lang muna sa bahay nyo. Yun lang muna. Pumunta ka sa mga hotel, walang entrance ang hotel. Pumunta ka ng Shangri-La, pasok ka lang sa loob. Amoy yung, grabe pang mayaman dito. Yun lang! Walang bayan doon. Gusto mo makapag-travel, simulan mo sa... Start! Gusto mo mag-travel? Yes! Pumunta ka ng airport, magdala ka ng luggage! I-picture ka! Mag-picture mo, uwi ka na! Ang importante na simulan! Guys, we are just like you before. Hindi ko nga alam kung ano, pakiramdam ako punta ng ibang bansa eh. Kasi hindi naman yan naturo sa akin. Ang sabi lang sa akin ng father ko, pagka-graduate may kumag-asikaso ng negosyo, yun lang alam ko. Eh, nadaanan ako ng flyers. Nabigyan ako ng flyers, nakita ko networking, bumukas bila sa akin ng panibagong mundo. I'm a very hardworking person. Namasada po ako ng gym for 5 years sa lugar namin. Eh, hindi po dahil sa wala ako makain kasi gusto ko lang po mag-sound trip. Nabubore po ako. Ang sound trip noon, buti nga ngayon, may mga cellphone. Ang sound trip noon, haharap ka sa radyo, gaganong ganun ka doon. Ano mo eh, ang boring mo ang tanga. Kaya sabi ko, nag-jeep na lang ako. Habang nagdadrive sa jeep, doon ako nagsasanabang gumaganong ganun ako. Di, may mga kita pa ako. O minsan may pasayero pang babae, kakausapin ako. Di, inuman na, uwi ko siya. Di ba? Sabay siya. Kasi ba mga iba? Ako kayo yung pinakagwapong driver. Itsura ko sa maging driver. Alam mga puti, singkit. Kaya pati yung iba na ako, curious. Sino kaya ito? Kakausapin, pwede ko ba kami umupo dyan sa lakas? Sige, sige, walang problema. Di kwentuhan na. Ayun, inupin. Gusto ko nang uminom. Pagod na ako. Eh, biglang yayayanin sila. Yun. Di, doble-doble. Kumita ka na. Nag-enjoy ka pa. Isang pinakanabaliw ako sa networking noon. Alam niyo kung saan? Dati, pag may nakikita akong crush ko, nilalapitan ko. Pagkalapit ko, kakausapin ko, yayain ko mag-date. Nung nakita ko ang networking, ganun din ginawa ko. Nakikita akong crush ko, kinilapitan ko, kinausap ko, nirecruit ko. Hindi man siya mag-join, nag-date pa rin naman kami. Kaya ang dami kong direct na magaganda. Sabi sa akin nung ma-apply ko, isang bakit ang gaganda ng direct mo? Apply, mamimili ka nalang, pangit, mapipiliin mo. Mas masarap na yung maganda. Kasi habang tinitext ka, di ba pag tinitext ka, apply, meron tayong schedule, okay. Ang motivated ka kasi makikita mo naman, maganda. Kung habang ngayon nag-table talk kayo, ang ganda titigyan niya ng matagal kasi maganda. Isubukan mo kung pangit yung downline mo. Walang gana. Okay, yung mga yun eh. Yung makikili ka na yung nakakagana tingnan. Okay. Sunod. Ito po US. This is... Grand Canyon. Okay, nakapunta po kami dyan. Dyan po nag-shooting si Tom Cruise ng Mission Impossible 2 kung saan po siya nag-bowl climb. Okay? Ito naman po, ito Afrikano to. Si Aplain Carlo po yan. Siya po ang author po ng Tuloy-Tuloy Lang. Okay? Ito po, nasa Hawaii naman kami dito. Okay? Ito po, nasa Maldives. Kami po yung pinaka-first, kasama ko yung partner ko. Ito, direct ko po si OJ, si Louis din. Yan, pumunta po kami ng Maldives. Sobrang pong ganda dyan kasi napunta namin, only lahat. Only drinks, lahat pumunta ka ng bar, lahat sagot na sa package. At nakasakay po ako ng seaplane. Yung lumanding po yung eroplano sa dagat. Okay? Ito naman po, nasa Venice, Italy kami. Ito po yung last 2017 nung pumunta kami ng Carla, kumain kami. Isang plate, 8,000 pesos. Ako pala kumakain. Gaano ka? Isipin mo yun. Nagsimula saan? 15 pesos. Naalala nyo? Tatlong rice, isang party. Kumakain ka sa Venice, Italy. 8,000 pesos. Yung pagkain, isang... Ano pa yan? Lobster. Tapos yung mga karamsitan, sabi ko lang, mamura lang ito. Kasi di ko may dagat ng Bicol, kaya mumura lang ako, magkakanin mga sumpo. Eh, ang nagpamahal doon, yung ambience. Nasa Venice, Italy ka, di ba? Iba yung mga nag-dessert, yun. Kaya ganun buhay.
ang laki ng mundo, inimbento ng eroplano, hindi nyo pa sinasakyan. Anong pinagagawa nyo sa buhay nyo? At nakakontento kayo kung saan kayo pinanganak, lumaki, dyan na rin ba kayo mamamatay? Ay, nyo man lang ba maikot muna yung buong mundo at experience yung mga bagay na kung anong gusto nyo i-experience? Okay, eto na po sa Rome. Okay, that is the largest coliseum in the whole, that is the first coliseum in the whole world. Eto naman po, Paris. Okay, sa France. Okay? Yan po, yung sinasabi ko naman sa Dubai. Ang tawag ito, gold souk. Palengke ng mga ginto. Oh, isang tindahan pa lang yan. Ang dami yan, iba-ibang tindahan. Isipin nyo sa atin, di ba? Gaano ka-importanting ginto sa kanila, nakaganyan lang. Ito naman po yung sumakay po, ay, ebidensya po, ang laki-laki pa ng pisniko. Sumakay po kami ng skydiving, na hindi ko po makalimutan yan. Kasi mahirap po talaga pag tiniwala mo ang video sa isang medyo malidad. Kasi po, lima po kami palanding pabagsak. Sabi namin doon kay Tita, Tita, videohin mo po kami simula sa taas. Hanggang bumagsak, tapos magtotok po kami, videohin mo. Siyempre, okay. Kitang-kita ko, nasa baba na ako, papadala na ako, picture. Hanggang kita pa. Motivate kami. Una, yakapan kami. Tapos kanta kami, ano, Living on a Jet Plane. Habang kumakanta kami, Living on a Jet Plane, isa, alam mo ba, ganito, 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 dami naman mong share eh. Pagkatapos, tita ko, tingin ko, tingin ko. Ang tingin namin, wala na, hindi napindot yung kwento. Paano mo uulitin yun? Wala, wala kayong video. Yan lang mga picture-picture. Parang si Carlo, hindi ko makalimutan si Apar, nasa Las Vegas kami, may nakita ko, ang gaganda, apat na babae, sobrang gaganda si upline. Ang ganda niyan, pa-picture ako. Sabi niya, sige, pa-picture. Apat na babae, nakayakap, kasi nakalos kondi na lang, picture. Hindi ko parang may mali. Pag alis yung mga babae, ang pinitsura niya at Pablo mukhang. Yung apat, ang kulit. Kaya, dapat natuto kang pag ganyan talagang sigurado kasi sayang eh. Okay. Ito po na, nakita ko na po sa personal, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. Dami, yung sa LA na isa si, ang taas naman na kayo kutawa pa sa, ang dami ko nang, lagi yung minanod ng NBA every year. Isipin mo yun. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, Joseph, huwag ka mag-networking, bata ka pa, sayang ng oras, gumimik lang tayo dito. Ginibab ko kasi sabi ko, ang tagal ko nang gumigimik, hindi naman nagbabago buhay ko. Alam ko, hindi naman nagbabago yung lasa ng alak. Yung gimika naman, hindi naman yung mauubos. Diba? Nagbabago-bago lang. Kaya priority ko. Nung priority ko yung aim, alam niyo yung totoo, yung mga kaibigan ko, nakagimik na sila sa Bicol. Ako, nakagimik ako sa Singapore, sa Malaysia, sa Europe, sa Cambodia. Kaya sa Las Vegas kami, halos hindi kami doon natutulog, kagigimik eh. Sige mo ganun, yung pala yung kapalera. Sa sobrang busy kayo, kahahawak ng barya, million pala ang nawawala sa inyo. Pinaglalaban yung ganyan na klaseng buhay. Ba't hindi mo paglaban yung future mo? Ba't mo hindi ipaglaban yung ganitong klaseng buhay? Totoo, mahirap. Totoo, iiyak ka. Pero, ito naman ang kapalit eh. Bakit hindi ka ba naghihirap habang mahirap ka? Hindi ka ba umiiyak habang mahirap ka? Umiiyak ka rin naman eh. Ba't hindi mo paiyakan yung maganda ang mangyayari sa'yo? Ba't hindi mo pang... Ako, pangapangarap ko, makaakyat ng Mount Everest. Isa po yun sa pangarap ko. Sila, Joey, kasi nag-hiking po kami, isang pangarap ko mapunta nyo sa... Kasi may isang country na may isang cave. Isipin mo buong Ortigas, nasa loob ng isang cave. Ganun yung kalaki, may sarili siyang ecosystem sa loob. Gusto ko yung mapuntahan. Ang dami ko pang gusto mapuntahan lahat-lahat na ang dami kong gusto ma-experience sa life. Na sayang! Gusto na, eh, best ka lang dadaan dito. Gawin nyo ng masaya, huwag nyo gawin ka boring-boring. Nag-busy ka kakukupin ng sweldo mo, wala naman natitira, di ba? Ang gulo mo! Well, oh, ang yung walang natitira, hindi yung kinukupin, ang dapat yung dagdagan ng pagkakakitaan. Okay. Panood po ako ng live, football. Isipin mo, grabe, okay. Ito yung pinakagusto kong view. Kasi pag nasa Las Vegas kami, ito yung view. Mas malaki po itong mag-personal. Ang maganda po kasi dyan, makikita mo, ang mga tao, grabe, ang si sexy. Lahat ng malalaki at maliliit nasa tamang lugar. Kaya pag nasa Las Vegas po talaga grabe, yung dahil mga kasakay sa loob ng elevator, mga naka-two-piece, kasi wala silang pakialam. Pero sanay sila sa ganun ng kultura eh. Galit na galit sila sa araw, pag may nakita ng araw, may araw, halos sumubat na sa araw eh.
tayo naman, kuy, may araw, may araw. Halos paano akong magtago sa init. That's life, that is culture. Sa kanila magaganda ang iitim, sa atin magaganda ang mabubuti. O kaya, kung piling mo pangit ka, hindi ka totoong pangit, mali ka lang ng market. Di ba kung hindi ka magustuhan ng kapwa mong Pilipino, pumunta ka sa mga foreigner, pag-aagawan ka nila. Kaya walang taong pangit, mali lang ang market. Okay. Now, eto, nakasakay po ako sa fastest roller coaster in the whole world. Yan po sa Ferrari World sa Abu Dhabi. Okay? Eto naman po, yung top 1 po ako sa AIM for several years. Okay? Ang pinaka-importante dito para sa akin, guys, kilala niyo po ba siya? Yes! Anong pangalan niya? Guys, una sa lahat, you need to choose your idols. Makimili ka ng idols mo, dapat nakaka-influence sa magbago buhay mo. Last na gusto ko sa inyo sabihin, the moment you have a chance, always grab it. Hindi po araw-araw po ulit-ulit ang chance. Why? Ako lang po ang nag-iisang Pilipino na may picture nung first na punta niya na ganyan. Bakit? Nung nag-talk po siya sa Araneta Coliseum, the following day, may dinner po kami with him. Sobrang akong excited kasi daw dinner. Ina-expect ko naman kaharap ko sa table. Yung pala, nasa 80 kaming table. Nandun kami kasama ko sila, yung si Charo Santos sa ABS-CBN, at yung mga ibang mayaman, tapos kami yung networker. Now, ang good thing doon kasi per table yung picture. Table number one, nandiyan siya nakaupo. Lalapit lahat. Table number one, table number two, table number three, and number eight kami. Sabi ko, meron window. Ano yung window? Na habang paalis to, pwede akong tumakbo at magpa-picture. Habang yung ibang kasama ko, palapit pa lang. Okay, yun ang window. Now, sabi ko sa inyo, pare, picture mo agad. Pagkatapos yung satakbo ko, smile, picture. Nagka-picture, sunod yung Pilipino. Nagagayahan pa sana. Eh, nagalit na siya. Stop. It's not per person, it's per group, per table. Aray! Eh, buti na lang nauna ako. Ang malapit niyan, pagka ganun ko, wala siyang magawa. Hindi naman niya ako magawa. Wala siyang kamay at paa. Ang tawag din opportunity. First na nakita ko si Cameron Diaz, nasa LAX kami. Nasa Los Angeles Airport kami. Sabi sa akin ni Doc Ed, Joseph, kudok, bakit po? Yung katabi mo mukhang artista, kasi naka-VIP sila si Cameron. Isa lang si Cameron. Yung may harang lang dito, parang pula, na lubid, na malaki. Nandito ako, nandito si Doc Ed, nandiyan si Cameron. Sabi niya, di ba, artista yan? Pagting, iba kasi mukha talaga ni Cameron Diaz sa personal at sa TV. O nga, no, si Cameron to yung sa Charles Angel. Eh, dala ko pa ng Digicam. Pinipicturan ko siya, nagtago! Sabi ni Cameron, nandito lang ah! Miss mag-smile, sabi niya, grabe ang taray! Sabi ko, bahala na. Yung di ko may alam, yung lubit, pinasok ko pa ako, ginanon ko sa kanya. Kasi ganun siya, dinaan ko rito yung kanya. Na-picturean ko pa rin siya. Ang tawag din, opportunity. Marami, okay, mahiya, pag nandiyan na. Kasi mas masarap yung kwento pag may ebidensya. Diba? Kaya para sa akin, guys, always fight for what you want. Siguro ang pinaka-dulo na gusto ko sa inyong sabihin, bumalik. Okay, ang pinaka-gustong dulo ko sa inyong sabihin, kasi actually tapos na buha ko. Ang gusto ko lang sa inyong sabihin nito, it will never be a easy ride. You will be hurt. You will cry. Marami kang kaibigan na in-expect kung dadapan ka ng iiwanan ka. Marami kang in-expect na akala mo kakampi mo na mawawala. Pag pinaglaban ng pangarap mo, hal, baka maubos kaibigan mo. Baka mga ibang pamilya mo mawala din sa'yo. Pero ito lang, sir, no? Mawala man sila, may pumalit naman na katulad namin. Na pwede mong tawagin kaibigan, kapamilya. May isa tayong doon na ipaglaban natin yung pangarap natin. Basta isa lang, sir, no? The moment you go home, talk to yourself. Ano ba talaga gusto mo sa buhay mo? Marami dito ang tao sa mundong to na almost 90% hindi niya naman gusto-gusto nyo. Ginagawa nyo lang yan kasi gusto ng magulang mo. Ginagawa mo yan kasi gusto ng iba. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kasi you will never be successful if you're not enjoying at hindi ka magiging masaya kung hindi mo ginagawa kung ano yung gusto mo. Walang ibang nakakaalam kung sino at kung ano ang gusto mo kung hindi ikaw. Kaya para sa akin guys, gusto ko na lang, ang mundo, ito gusto ko sa isin.
Hindi question kung gaano kalaki pangarap mo. Hindi question kung gaano siya kahirap o kadali. Hindi yun. Ang question, isa lang. Gaano ka naniniwala na makukuha mo lahat ng pinapangarap mo? Yun lang yung pag-aaral. Sa mga ko yun, sigurado, makukuha mo yung mga gusto mo buhay. Again, this is Joseph Lim. Good morning. Good morning.